Niyang binibigyan ng kauhawan ang ating mga puso upang maranasan ang kanyang presensya sa kalagitnaan ng kanyang mga hinirang. Amen! Tayo po bang lahat ay excited sa araw na ito? Amen! Hallelujah! So, ina-welcome ko po ang ating mga kapatid. Yan. Brother, tatayo po. Si Brother Raymar, tayo mo naman. Ayan. Ang isang anak ko sa Parinoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos at nakikita po natin, no, yung at kapag naranasan natin ang kanyang presensya, nakilala natin siya kahit saan pa tayo magpunta. Patuloy tayong i-guide ni Lord. Amen. Sa kanyang pamilya. Tayo po ay mag-isang pamilya sa Panginoon. Amen. Brother, kami nagagala at muli ka namin nakasama. At siyempre po, ngayong araw, tayo po ay nagdiriwang din ng kaarawan ni Sister Chloe. Ngayon lang. Kanina umaga lang. Ayan, Sir Chloe. Brother Ronnie. At si Brother Ronnie, nag-celebrate siya noong Martes. Ay, Lunes. Noong Lunes naman. Ayan, tinaki siya na bati ng Sunday. Brother Ronnie. Have a power in our work as a believer, as a Christian, and as children of God. So, ang isang paraan nga po upang magkaroon ng kapangyarihan o kalakasan ay ito pong ating ginagawa, ito pong isang buong linggong ito na atin pong itinalaga sa ating iglesia. Ito po yung tinatawag nating prayer and fasting. Alam niyo po, prayer and fasting, it is a secret, no, of answered prayer. It is a secret of answered prayer. So, this is a key. Ito po ay susi para maging effective po yung ating mga panalangin. Yan. Alam po natin na ang Panginoong Hesus sa kanyang unang pagsisermon, binautismuhan ng Panginoon at sa kanyang unang pagsabak, ibig sabihin sa kanyang mga unang sermon na na-sermon niya sa Sermon of the Mount, meron siyang sinabi sa mga naisumunod sa kanya. Tatlong bagay yung kanyang ine-expect sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi ito kasama sa commandment, no? Pero ine-expect niya, if you are a follower of Christ, ine-expect niya na gawin natin ito. Sa Sermon of the Mount, doon sa verse 2 ng chapter 6, ito yung una niyang ine-expect sa atin. Kaya nga kapag nagbibigay ka, huwag mo nang ipagkaingay ito. Tapos sinabi niya sa verse 3, ngunit kung magbibigay ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. So the Lord is expecting us to give, to help. Pangalawa, sabi sa chapter 6, verse 5 to 6, at kapag nananalangin kayo, no, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Yan. Ang tinutukoy dyan ng Panginoon, yung mga Hudyo, nangin ka, pumasok kayo ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihi. At kapag nag-aayuno kayo, nag-aayuno, fasting po sa Tagalog, fasting sa English, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Sa 17, kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos. So, and fasting is defined as voluntarily going without food in order to focus on prayer and fellowship with God. So, ito po ang unang task. Hindi yung, hindi ako kakain kasi meron akong prayer request. Gustong-gusto kong makuha talaga to. Hindi ako kakain. Kasi minsan, nagpe-prayer and fasting lang tayo pag meron tayong request kay Lord. No? So, alisin po natin sa isip yon kasi hindi magandang motibo. Ito po talaga ang why? Why do we fast? No, bakit tayo dapat nag-aayuno? To focus on prayer and fellowship with God. So, ang unang maging motibasyon ninyo, maging reason ninyo, it's all about God. It's all about Him. Because you hunger more of Him. Hindi doon sa from Him. Yung mga pwede niyang ibigay sa atin. No? Prayer is and fasting often go hand in hand. But this is not always the case. You can pray without fasting. Pwede ka namang manalangin kahit hindi ka nagpa-fast. No? And fast without prayer.
It is when these two activities are combined, pero kapag pinagsama nyo yung dalawang yan, at dinedicate nyo para sa kaluwalhatian ng Diyos, to God's glory, that they reach their full effectiveness. Sabihin nyo nga, full effectiveness. Hallelujah. Having a dedicated time of prayer and fasting is not a way of manipulating God into doing what you desire. Yan. Hindi yung magpe-prayer and fasting ako. Bigay mo, Lord, ha, nag-prayer and fasting ako. Hindi mo ni minamanipulate si God doon, dapat, no? Rather, ito daw, it is simply focusing yourself. Ito yung sarili mo. To focus and rely on God for the strength, provision, and wisdom you need. Susi lang ang nais ng Panginoon para magamit natin to have an effective prayer. Hallelujah. Na unaware po tayo. Marami tayong tanong sa ating buhay. But if we will use this prayer and fasting bilang mga anak ng Diyos, marirealize natin that God loves us so much that He wants to bless us. Hallelujah. Kasi pangakala natin ang prayer and fasting sa mga leaders lang. Sa mga leaders na lang yan. Dahil sila naman yung ano, kailangang mag-fast. No? Alam niyo po si Wesley, no? Founder ng Methodist, John Wesley. Yan. Hindi siya naglalagay ng leaders kung hindi nag-aayuno. At sabi ni John Wesley, kapag ang isang believer hindi nag-aayuno, hindi niya alam isang araw, backslider na siya. Pwedeng hindi siya backslider in spirit, in physical, dahil nakikita pa natin siya, but in spirit, wala na yung love niya kay Lord. Kaya napakahalaga po nito. What is the purpose of fasting? There are numbers of purpose. Why? There are number of purposes why we are fast, but I will deal in one only. Fasting. Ito po. Fasting, it is God-appointed. It is God-appointed way to humble yourself. To humble ourselves. Bakit? Kasi po, the single barrier. Ito po ang tandaan nyo. Ang isang hadlang, isa lang po ang hadlang, kaya yung panalangin natin hindi tinutugon ng Diyos. It is our pride. P-R-I-D-E. So the pride is very dangerous sa ating pong pakikipagrelasyon sa Diyos. Kahit hindi po sa Diyos eh, no? Kahit sa kapwa natin. Kapag may pride ang bawat isa, it is very dangerous. And the first demonstration of pride ay nangyari, hindi lang dito sa lupa, maging sa langit. Para maintindihan lang natin kung gaano kahalaga itong prayer and fasting. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ito po ay end ng parable doon sa itinuro ng Panginoon na kapag niyaya raw tayo sa isang piging, huwag raw tayong pupunta sa pinakaunahan. Kasi raw baka mapahiya tayo dahil meron pang darating na mas mahalagang tao, tayo po ay ilagay doon sa pinakadulo. Yan. So hindi naman po ibig sabihin, kaya ayoko dito sa unahan eh. Hindi naman po yun, ha? Kaya lagi ako nandito sa dulo. Oh, di ba? Hindi po yun sa praise and worship, hindi po yun sa gawain. Na? Sasabi doon ng Panginoon, humble. We have forgotten that it was the sin of pride that got Satan kicked out. Kaya siya na-kick out sa heaven. Dahil siya ay proud. Dahil siya ay proud. Pride. Prideful. We have forgotten that God says He hates a proud heart. Kaya nga si Lucifer na nasa mas mababang kalagayan kaysa sa Diyos, ngunit nagmayabang, nagpakataas, ibinagsak siya sa pinakamababang kalagayan. Anong hayop ang nangyari kay Lucifer? Ginawa siyang ahas, gumagapang. Hindi na lang ginawang kahit kambing ni Lord, pero hindi. Ibinaba siya sa pinakamababang creature. Amen? Pero ang Panginoong Jesus, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos.
Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos. Namuhay siya bilang isang alipin. Baba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hindi ang Diyos ang magpapababa sa inyo. Kasi po, ito, medyo na-rebuke ako dito sa verse na to eh. No, minsan nagpe-pray ako, Lord, ibaba mo ako sa pinakamababa. Hindi ang Diyos ang magbababa sa akin, kundi ako mismo ang magpapakababa. No? Minsan, ma-aware tayo sa panalangin gan, baka pag binaba tayo ng Diyos, ibang pagbaba, i-humiliate tayo ni Lord. Ang gusto ng Panginoon, ikaw mismo magpakumbaba sa harapan niya. In Matthew 23 verse 12, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Don't let God to humble you. You yourself must humble yourself. And if you will come to God in prayer with your pride, He will reject you. You cannot come to God with pride. Hallelujah. In Psalms 136 verse 6, though the Lord is great, He cares for the humble. But He keeps His distance from the proud. There is no access to God with pride. Amen? Hallelujah. And one biblically appointed to humble ourselves is by fasting. Sabi niyo nga, fasting. Fasting. Hallelujah. Pag may sasabihin natin, hindi ko kaya. Pero pag nag-iisip mo, kailangan kong gawin bilang tanda ng aking pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. In Psalms 35 verse 13, yet when they were ill, I put on sackcloth, si David po to, and humbled myself with fasting. Paano siya nagpakumbaba sa Diyos? Sa pamamagitan ng pag-aayuno. When my prayers return to me unanswered. Kapag ang mga panalangin daw natin bumabalik sa atin with an answered, walang katugunan. Sabi ni David, I humbled myself with fasting. I humbled myself. Bakit kailangan natin gawin ito? Because our soul is the arrogant part of our self. Katulad niya sinabi natin, really, God wants to encourage us to do this. Gusto niyo gamitin itong susing to? Hallelujah. Number one, sa Old Testament, meron silang tinatawag na the Day of Atonement. Yan. Katatapos lang ito ng mga Hudyo. Tinatawag nilang Yom Kippur. Ito po yung tinatawag na the Day of Fasting. Sa Leviticus, itinuro ng Diyos sa mga saserdote kung ano ang kanilang gagawing paghahandog para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Ginagawa nila ito once a year. Ano pa, kahit na ano yung kasalanan nila sa isang buong isang taon, pag ginawa ninyo itong procedure na ito, sabi ng Diyos sa kanila, maghahandog ng mga hayop, yung dugo. May mga proseso yan na mababasa nyo sa Leviticus. Mabe-benefit ninyo yung forgiveness of sin, sabi ni God sa kanila. Dito sa Leviticus chapter 16, verse 29-31. Ito ang tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Kaya hanggang ngayon yan, ginagawa. How many thousand years na ang naganap? Ginagawa pa rin yan ng mga Hudyo. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at hindi gagawa ng anuman. Tutugdin ninyo ito ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin ko kayo upang maging malinis sa harapan ni Yahweh. Araw ito ng ganap na pamamahinga, mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntunin ito habang panahon. Gusto ko pong basahin sa English para ma-realize ninyo yung fasting, it is all about humble. This shall be a permanent statute for you. Statute for you. May English, sister? In the 7th month, nearly October, ayan, on the 10th day of the month, you shall humble yourself by fasting. And not do any work, whether the native born or the stranger who lives temporarily among you.
For it is on this day the atonement shall be made for you to cleanse you. You will be clean from all your sins before the Lord. It is a Sabbath of solemn rest for you, and you shall humble yourselves. It is a permanent statute. The whole destiny of Israel ay nakadepende po dito sa Day of Atonement na ito. Na sila ay patatawarin ng Diyos, no? Just to humble themselves by fasting. So, sa Babylonia, nung sila po ay pinalaya na, sila ay na sakop ng Babylonia, no? So, back from Babylon to Jerusalem. Babalik na sa Jerusalem itong mga Hudyong ito. At marami silang dadaanang mga dangerous na lugar na pwedeng patayin sila. Dahil lahat ng tao galit na galit sa kanila. Maging ngayon, mga Pilipino galit sa mga Hudyo na kuripot. At hindi maganda magbayad. Hallelujah. No? Lahat ng tao doon sa lugar na yun galit sa kanila. Amen. So, dahil nga binigyan na sila ng parol ng Babylonia, sige, pwede na kayong bumalik sa inyong sariling bayan. Ngayon, para makabalik sila doon, dadaan sila sa napakaraming pagsubok. Dadaan sila sa napaka-dangerous na mga kampo na pwedeng pumatay sa kanila. Alam niyo po ba paano ito napagtagumpayan nila Ezra, ng prophet? Sabi sa Ezra 8:21, "There by the Abba canal, I proclaim a fast, so that we might humble ourselves." Yan. Pag narinig niyo yung fast, lagi ninyong iisipin, kaya tayo nagpa-fast just to humble ourselves before God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. Naglalakbay lamang tayo sa daigdig na ito. And we have a promised land na kailangan nating marating dahil mas magandang lugar yun. Mas mapayapang lugar, mas kagalakan na lugar, mas paraisong lugar. And how we can get through on that beautiful place, on that paradise, kasama po ang ating Panginoon. We must always focus on God. Humble ourselves. Dahil si Ezra po dito, no? Sila ang mga namumuno sa mga Israelita, nagpaalam sila doon sa hari na babalik na sila, pinayagan naman sila. Doon sa verse 22, ang sabi doon, nahiya siyang lumapit doon sa hari, no? Na humingi ng kawal na mangangalaga sa kanila sa para sila ay tulungan. Nahiya siyang lumapit. Kasi nga, sinabi niya doon sa hari, lahat ng lumalapit sa Diyos ay pagpapalain. Kaya nahiya na siyang lumapit doon sa mahal na hari upang humingi ng mga kawal na siyang mag-guard sa kanila. Ngunit ano po ang nangyari? Sa verse 23, nag-ayuno nga kami at idinalangin namin sa Diyos na kami patnubayan. Dininig naman niya kami. Hallelujah. If you want to get through on this life, kung gusto po natin malampasan yung isang kampo ng pagsubok, yung isang kampo ng kalungkutan, yung isang kampo ng kawalan ng pag-aasa, we need to humble before God with fasting. Mag-rest katulad ng matandang lumberer. Nagpapahinga siya. Hindi siya nagpapahinga at nagpapakasaya. Nagpapahinga siya sa harapan at sa presensya ng Diyos. There is a way to get through in this life. And that is only God's way. Shall we take the carnal way? Or shall we take the spiritual way? In this journey, sa bawat paglalakbay na ginagawa natin, sa bawat journey ng ating buhay, sabi nga ng mga kabataan, we can get through by humbling ourselves. In the midst of different circumstances, I want to testify, the Bible can testify, God's way is always working. Amen. Hallelujah. In the Day of Atonement, kung nais natin magkaroon ng kapatawaran, just humble ourselves.
In our returning exile, para makarating tayo, makaget through tayo sa bawat bahagi ng ating buhay, na kahit nang may judgment sa lahat ng ating mga kasalanan, God can forgive us. Kapag nakita lang ng Diyos yung ating puso na nananiningluhod sa Kanya at nagmamakawat, nagpapakumbaba. People under God's judgment. Kapag alam po natin may kaparusahan yung ating mga bagay na ginagawa, what could we do? We could fast and humble ourselves before God. Alam niyo po ba kung sino ang pinakamasamang hari na nabuhay sa Israel? Si Ahab. Si Akab. No? Ahab sa English o Tagalog? Or Akab. Siya po ay, dahil siya ay naging hari, naging wicked king siya ng Israel. Dahil dinala niya ang buong bayan sa idolatry. Bakit siya naging wicked? Nakapangasawa siya. Sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Parurusahan kita. Ni Akab, ang mga sinasabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad yun na kahit sa pagtulog, hindi na naligo. Gaya mga Hudyo sa kanilang Kipur, no? A Day of Atonement, di sila naliligo. Di rin nagtututbrass. Nagayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kita niyo? Nung narinig niya, parusahan ako ng Diyos. Nag-fasting siya. Nagpakumbaba siya. Nag-iba kaya ang isip ng Diyos? Palagay niyo? Nag-iba? Pinarusahan din ba niya? Tingnan natin sa verse 28. Kahit sinabi ni Yahweh kay Elias, si Elias yung propeta, hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya. Glory to God. Amen. Hallelujah. Habang siya'y nabubuhay. Pero pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Kasi ang naging kapalit, anak ni Akab, na hindi nagpakumbaba sa Panginoon. Leave God! A fast was proclaimed. And all of them, from the greatest to the least, put on sack. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, narinig ng pinakahari, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Sa Tagalog doon, ang inutos niya, sabi, walang kakain isa man, sabi nung hari. Wala rin iinom, maging tao o hayop. Biruin niyo, pati hayop nag-fasting. Pati hayop nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pati hayop nagdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, sabi nung hari, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at taligdan ng masasamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak ng paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunang sa Nineveh. Hallelujah. Nung malaman ito ng Nineveh, bumaba siya sa trono. At kapag ang isang hari bumaba sa trono, tanda ng pagpapakumbaba. Mga kapatid, alam kong marami pa tayong mga mahal sa buhay na kailangan nating ipanalangin. Kailangan nating ipag-ayuno. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Panginoon, nagawa ko na ang lahat. Pinakita ko na ng kabutihan. Wala pa rin, ayaw pa rin niyang maniwala sa iyo. Baka ito lang ang kulang na hindi natin nagagawa. Magpakumbaba sa pamamagitan ng pag-aayuno. Kapag meron pong kapahamakan, tayo po ay lagi na sa panganib ang buhay, kaya lagi nakatakip yung ating mga ilong at bibig. Amen?
May disaster tayong nagbabanta sa atin. Ito po ang dapat natin gawin. Hallelujah. Kung alam niyo po yung kasaysayan ni Esther, napag-aralan na po natin yan. Si Esther ay hari, reyna dito po sa Susan bayan na lugar ng Persia. Ministers of God in much patience, in tribulations, in needs, in distress, in stripes, in imprisonment, in fasting. At doon sa verse 23 chapter 11, sabi doon, as the ministers of Christ, I speak as a fool, I am more. In labors, more abundant. In stripes, above measure. In prisons, more frequently. In deaths, open. And in verse 20, yan. At ito ay naganap na corporately sa loob ng iglesia. Mga kapatid, sa mga pangyayari sa ating buhay, we need to come before God with a humble heart. Hanggat nagmamalaki tayo sa Diyos, hanggat nagmamataas tayo sa Diyos, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Salbahay ba si Lord? No. No. He is a very gracious God. At patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Isa lang po ang susi, to humble down before God. Hallelujah. Hallelujah. At ang pinaka-conclusion po sa hapong ito about prayer and fasting, mga kapatid. In 2 Chronicles 7:14, alam ko po, alam niyo itong mga verse, itong verse na to. Sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. May ani, may pitong bagay na gagawin dito. Yung apat, tayo. Yung tatlo sa Diyos. Ano ang gagawin natin? Hallelujah! If my people are called by my name, humble themselves. How we will humble ourselves? By fasting. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Panginoon, hindi ko kaya ang buhay. Panginoon, hindi ko kaya ang sakit na to. Ang karamdaman na ito. Panginoon, hindi ko kaya ang amo ko. Panginoon, hindi ko kaya ang mga pangangailangan ito. Hindi ko kaya ang mga responsibilidad na to. Just humble yourselves before God by fasting and pray and seek His face and turn from our wicked ways. Apat po tayo yayakapin sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay at kung paano siya makikisaya sa atin sa panahon ng kagalakan ng ating buhay. We are not alone. God is always sending us. Hindi niya tayo patuloy na isinusugo. Tayo po ay kasama palagi ng Diyos in order for us to get through in this life, to get through in these trials, in these temptations. We are called by His name. God is expecting us to humble ourselves, to pray on Him, to seek always His face in our lives. Hindi po tayo makakatalikod sa lahat ng ating kasamaan. Hindi po tayo magkakaroon ng kalakasan sa langin ka. Hanapin mo ang aking mukha. Saka ka pa lamang magkakaroon ng power to resist all your wickedness. Saka ka pa lamang palalakasin ng Diyos sa lahat ng strongholds mo sa buhay. It is very important to humble yourselves. This is the key in order for us to come before God. Never ever come before God with a proud heart, mga kapatid. And if you will do this, sabi ng Diyos, I will hear from heaven. I will hear from heaven.
And God will forgive us and heal us. Ay kayo ng oras sa pananalangin at pag-aayon. Alam ko pong narinig nyo ang Diyos, hindi maaaring hindi ninyo narinig kung ano ang gusto ng Diyos sa inyong buhay kung naglaang kayo ng oras, ng panahon, at ng sakripisyo para sa Kanya. Fasting and prayer can reveal our hidden sin. Maraming nagsasabi, wala naman akong mga kasalanan. Hindi nyo po makikita yung pinakamaliit ninyong kasalanan hanggat hindi kayo lumalapit sa Diyos at maranasan ang Kanyang presensya. Prayer is not just asking, what do you want before God? You want Him, not the things from Him. That is prayer, mga kapatid. Kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil gusto natin ang presensya niya sa atin. Gusto natin ang kalooban niya sa ating mga buhay. Fasting and prayer can strengthen intimacy with God. You will never be the same again kapag ginagawa natin ito sa ating mga buhay. Fasting and prayer can teach us to pray with the right motives. Fasting and prayer can build our faith. Sapat, hindi maaaring hindi tayo pakinggan ng Diyos. How can you know if you are praying and fasting according to God's will? Are you praying and fasting for things that honor and glorify God? Ano man ang ating hinihiling sa ating mga buhay, mga kapatid, be sure na kapag tinugon ito ng Diyos, para sa kalwalhatian ng Diyos at hindi para mag-glorify, para masatisfy ang iyong pangangailangan. Kung kulang po tayo ng karunungan sa salita ng Diyos, katulad ng ating napag-aralan, always ask the wisdom from God. James 1:5. Kung kulang ng karunungan, you should ask God, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay. Saganang magbigay ng kanyang karunungan, ng kanyang kalakasan, at kailanman hindi siya nalulupad. At patuloy tayo na lumapit sa Diyos sa oras na ito. Alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangangailangan. Emotionally, relationship, physical, financial, spiritual. The Lord is here. Amen? The Lord wants each every life. Isa lang po ang susi para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Just humble down before Him. Sabi ng Panginoon, blessed are those who are poor in spirit. Acknowledging na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, ang manatili sa akin at sa aking mga salita, ako'y mananatili sa kanila. Tayo pong lahat ay tumayo.